Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo shop natin, Motobok Shop. Meron tayong ginagawang NMAX Vito dito ngayon na disuse. Ang ano nito, problema nito, nagpa-throttle body siya sa ibang shop. Tapos yung minor niya tumaas na pagkatapos throttle body. So ngayon, tinry nating ano i-diagnose. Nakikita natin dito sa ano niya, merong diagnostic tool tayo dito mga box shop natin. Ipapakita ko sa inyo para maging aware kayo. Turn off. Okay. On. Okay. So, pupunta tayo sa up. Ito pala yung ano niya. Fault code niya. Ah, binura ko na pala. Punta tayo ng functional diagnostic. Dito pa lang, pagkakita ko dito sa may D67. Punta tayo sa D67. Dito pa lang yan, yung D67 na yan, ano yan, number 2. So, number 2, anong sinasabi sa number 2? No need to erase. Pag 01, pag number 2, clean or replace, die SC. 00 is display after erasure. Dapat pag in-erase daw, 00. So, ngayon number 2, pag in-enter natin, nag-a-acting siya pero ayaw niya mag number 1. Or mag number 0. Yan mga bok. Yan, ito na nga mga bok. Kahit anong gawin nating enter, ayaw niya mag number 1 kasi dapat yan mag number 1 or 0 pagkatapos linisin ng throttle body. So dyan pa lang, sira na yung ISC, malalaman na natin na sira na siya. Ito pa isang ano, para madaling malaman kung sira yung ISC, ito lang gawin mo. Tanggalin mo yung ISC dito sa may throttle body. Yan, naaganyan na siya, di ba? Ngayon, papatay natin yung panel. Yung susi, kapatay. Ngayon, bubuksan ko ha. Yan, nakita nyo, gumalaw siya pero nag-stack up, hindi siya nagtuloy-tuloy. Pero pag pinatay ko yan, papatay ko yung panel, yung susi. Umiikot. Yan. Bubuksan ko ulit ha. Ay, ano yung mabuti yung ISC? Ayun, di ba gumalaw? Pero hindi siya tumuloy. Dapat kasi, pag ayos yung ISC, pag inon natin yan, tutuloy-tuloy na ng ikot yan. Parang sa pagsara rin. Ano, papatay ko yung susi ah. Yan, dapat ganyan siya. May kita nyo dito ngayon. Yan, igigit na ako ngayon ha. Igigit na ako yung ISC. O, bubuksan ko ulit yung panel. Yan, nakapatay. Bubuksan ko ha. Tingnan nyo. Yun. Nag-i-stack up na siya. Sira na yung ISC ni boss. Kaya ngayon, naglagay kami ng manual ISC. Tatak niyan, PSMP. Ayan. Bali, ngayon, tignan natin sa diagnostic tool yung ano niya. Tignan natin sa diagnostic tool yung ano niya, minor niya. Kasi bago namin gawin to, ang minor niya, 2022. So ngayon, tignan natin yung ano niya. Yung idle speed niya. Kung ilang RPM na. Punta tayo ng monitoring. Yan, bali ngayon. Yan. Papandarin ko na ngayon. Kaya makikita nyo yung ISC, yung minor niya, ay na. 1.7, yan. 1.8. 1.6, yan. Nasa ano na siya? Nasa normal na siya na RPM. Yan, nag-1.8. Habang tatagal, bababa ng bababa yan. Mag 1.6, 1.7 na yan. Yan ngayon, 1.8. Nag 1.7, 1.8. Maya-maya mag ano na yan. Mag 1.6. Yan. Hindi na siya umaabot ng 2,000. Yan mga boko, 1.6, 1.7 na siya. Oh. Yan. Diba? Yan yung tamang idle speed ng mga NMAX Aerox. Mga Yamaha. 1.5, 1.6, 1.7. Yan, nakikita nyo yan, o. 1.5, 1.7, 1.6. Yan, 1.7, 1.5, 1.6, 1.7. Normal na ulit yung
RPM niya. Yan mga boss. Yan, nandito nga yung mga customer natin, Boss Justin, yan, kapitbahay natin dito sa amin, North Carew. Boss Paul, taga Bagong Silang. Bagong Silang, boss, no? Apo, apo. Yan. Legit subscriber natin yan. Panin siya na panggilid. Dumadami pa yan si boss dito sa parang Bagong Silang para magpagawa ng NMAX niya. Tapos habang inaayos ko tong NMAX B2 yan, binibigyan ko rin sila ng tip para sa susunod mangyari sa motor nila to, si Justin motor niyan Aerox B1. Para kung sakaling mangyari sa kanila, may idea na sila. Yan, ang ganda na nung minor ni nung NMAX B2, 1617 na. Yan, bali mangyayari, bypass na natin tong ISC niya, mag-manual ISC na siya, test empty. Yan mga bok. So, ganun lang, hindi natin sisiraan yung uling gumawa, pwedeng tumapat sa kanila yung pagkasira kasi nung ISC. Ayaw natin manisip kasi may mga ganung nangyayari talaga na tapat-tapat. Ang sablay lang doon sa unang shop, wala silang diagnostic tool kaya hindi nila napaliwanag sa may-ari nito na bakit ganun. Na ngayon ang iniisip ng may-ari, sila yung nakasira. Pwedeng hindi rin kasi. Pwedeng tumapat lang sa paggawa na yun na nasira yung ISC nung NMAX B2 na to. Yan mga bok, ang ganda na nung minor niya. Yan, manual ISC. Ito lang. Ikot-ikot mo lang yan. Gaganong-ganong mo lang yan. Kasi pag inikot natin itong pasara, tataas, pagkaano, bababa. Basta dyan ka lang mag-a-adjust. Adjust-adjust ka lang dyan. Hanggang makuha mo yung tamang RPM, 151617. Yan o. Kasi ang reklamo ng customer, ano na, 2-2. Pag nasa stoplight siya, uma-under kusa yung motor niya. Yan mga bok. Sana may natutunan tayo sa vlog natin. Boss Justin, baka may shoutout ka. Lahat ng taga SSS. Yun, SSS bilid. Yun. Boss Paul, baka may shoutout ka. Hi, I'd say. Yun. Boss Lorenzo, busy. Okay. The next day. Okay mga bok, nakabit ko na lahat. Nabalik na natin. Tapos, ayun na mga bok. Papatay ko ulit ha. Bubuksan natin. Yan, tapos papaanda rin ko. Wala na rin yung check engine niya. Binura ko na. Ayun na, oh. Yan yung may-ari. Ano nangyari, boss, pag pinapaandar mo? Mataas yung minor, eh. Tapos, ano na, kung saan ang umaandar? Kung saan umaandar, eh. May ano, eh. Kahit pag nasa stoplight ka, kailangan makawak ko sa brake. Naka-brake ka kasi aandar. Aandar siya. Yan. May maandar mo talaga yung ano niya. Hindi na umaandar yung motor, yung gulong niya, mga bok. Kasi, tama na yung minor. Yan, mga bok, okay na. Yan yung may-ari ng motor. Okay.